Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Monday, October 25, 2021. Kung hindi nyo pa po nagagawa, no, please click subscribe. May subscribe button po tayo dyan sa baba. Also, huwag nyo rin po kalimutan na meron tayong notification bell. At meron din tayong Facebook, Twitter, Instagram. And in the future, no, ninenegotiate ko pa yung appeal pero yung TikTok. Please note mga kaibigan, no, na nakikita ko po yung mga comments nyo, no, pag may mga nangbabash at meron mga nang-aaway sa atin. Na-appreciate ko po inyong pagtatanggol sa atin, lalo na itong mga accountants for Lenny, mga kaibigan. May nag-send sa akin na nga nito nung may statement raw yung accountants for Lenny Robredo. Nagulat ako. Sabi ko, wow, hindi, grabe. Totoo lang, mga kaibigan, hindi po ako na-offend. Hindi na ako nagagalit, hindi na ako na-offend. To some degree, eh parang, okay, pinapasikat nyo ba talaga ako? Iniisip ko talaga, okay, pinapasikat nyo ba talaga ako? At sinosolidify nyo ng sobra-sobra yung following ko? Kasi mga kaibigan, eto ha, so, punta tayo lang dun sa, ano, sa sinabi ng lawyers. Mamaya, pupunta natin lawyers for Lenny Robredo. Umuna yung accountants muna. Sabi ng accountants for Lenny Robredo. Ah, di ba? Legit, mga kaibigan, o. Oh. Ay, legit yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, we've made it. Nandun na tayo sa level na kailangan tayong i-troll. Para, siguro, hindi ko alam kung bakit, no? Hindi ko alam kung bakit nafe-feel nila na kailangan nila akong gawa ng ganitong klaseng statement. Sino ba naman si Coach Jared para bigyan ng ganitong klaseng attention? But mga kaibigan, to some degree, dahil pinkilawan ang ano, ang tumitira sa atin, bumabanat sa atin, I feel honored. I take this as a badge of honor, mga kaibigan. Hindi po ako naiinsulto, hindi ako nasasaktan. I take this as a badge of honor. Bakit? Dahil mga kaibigan, ang simple-simple nung 3-minute video na yun. Sa totoo lang, napakasimple lang nung 3-minute video na yun. Mamaya papakita ko sa inyo, para fair naman. Tapos kung may mga accountant dito, please comment din para to some degree, I can be educated na rin. Diba? Hindi naman tayo mayabang na kapag meron tayong pagkakamali, eh hindi natin tatanggapin. Tatanggapin natin kung may pagkakamali tayo. Pero kailangan, maintindihan muna natin kung ako ay nagkamali. Okay, ito po yung sinabi nila. I love this. We are writing our to express our displeasure with the spread of false information by Mr. Jared Pulido using his platform in TikTok and Facebook. Oh, galit na galit. Gustong manakit. Alam nyo mga kaibigan, honor talaga to, alam nyo kung bakit. Kasi si Sankey Janjan na ano na eh, na rappler na eh. So parang konti na lang lumilevel na ako konti kay Sankey. Sankey Janjan, shoutout sa'yo. Pareho na tayo. Konti na lang, magkikita na tayo. Kung hindi man sa subscriber, at least sa ano, sa level ng notoriety. Anyway, tuloy tayo. So, according daw to my social media accounts, I am a human resource practitioner and life coach. You know, mga kaibigan, dina-downplay ko po ang aking credentials. Hindi ko po kasi pinagmamalaki yung aking credentials masyado. Bakit? Kasi, hindi kasi ako elitista mag-isip. Sa akin kasi, credentials lang yan. Credentials lang yan, diploma lang yan. 'Di ba? Master's degree lang 'yan. Hindi na rin ho siguro kailangan gawin na 12 years na tayo nagpa-practice ng HR. Ayan. So, hindi rin naman po siguro kailangan natin ipagkalat na nag-TV na rin po tayo at one point. Ang importante lang po, mga kaibigan, ang importante po ay tayo ay naiintindihan ng mga taong kinakausap natin. Kasi po, kaya nga po siguro sa pananaw ng mga accountants for Lenny, eh mali po yung aking definition ay dahil sinuper simplify ko po kasi ang definition noong topic. Okay, pupuntahan po ngayon natin, balik daw tayo doon. Ayan.
So ito po yung ano sabi nila. Ang sabi ko raw ay means that auditors have obtained all necessary audit evidence that they need to support their opinion. Ito raw yung definition na sinabi ko ng unqualified opinion. Totoo rin naman yan. Okay, sinulat ko po yan dun. Dahil yan po ay nakuha ko sa parang wiki accountants yata. Parang ganun. I forgot the name of the page. Pero parang doon ko nakuha yan. And then, sinabi ko rin doon na kapag pakita ng dokumento o napatunayan din na wala silang dokumento tungkol sa iba't ibang aspeto ng financial statements. May mali po ba dyan, mga kaibigan? Bakit? Kasi nga po, kaya kayo nag-audit ay dahil maipakita nyo ang mga dokumento at kung wala kayong dokumento ay makapagpaliwanag kayo sa auditor. yan po ang punto ng audit. Para malaman kung tama ang paggamit ng pera. Ngayon, kung tama ang paggamit ng pera, may dokumento. Kung may dokumento, o di maganda yung findings. Wala kang material findings. Kung wala kang dokumento ipakita, kailangan mo ngayon ipaliwanag kung bakit wala kang dokumento maipakita. Yun po yun, mga kaibigan. Pero don't take my word for it. Ang gagawin ko po, papalabas ko po sa inyo yung video mismo. Ito po yung video na yun. Okay? Papakita ko po sa inyo para maintindihan nyo pong maigi kung saan po sila nagalit sa akin. Okay. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Game. Play. Medyo matagal ko na nakikita tong pakulo ng mga pinkilawan na si Office of the Vice President daw ay nakakuha ng highest audit rating sa COA. Ito ang sample. Yan din ang balita ng credible news site ng mga dilawa na si Crapler. Credible news site. Pero mukhang di yata naiintindihan ng mga pinkilawa ng ibig sabihin ng unqualified opinion or sinasabi nilang highest audit rating ng COA. Tignan natin dito sa Commission on Audit website mismo yung audit report ni fake VP Lenny Robredo dyan sa annual audit reports. National government agencies. Tapos yan yung mga dates. So, titignan natin yung past 3 years kasi sabi na 3 years sunod-sunod daw. So, 2020. Ayan, andyan yan sa pinakailalim. Ayan, Office of the Vice President. Unahin natin dito sa executive summary yung 2018. Ito yung parte kung saan sinasabi ng auditor na may unqualified opinion siya, mga kaibigan. Ito yung 2019. Ayan, unqualified opinion. 2020. Yan, auditor's report, unqualified opinion. Ang ibig sabihin po ng unqualified opinion ay ang Office of the Vice President ay nakapagpakita ng dokumento o napatunayan din na wala silang dokumento tungkol sa mga iba't ibang aspeto ng financial statement. Hindi doon. Po ibig sabihin nito na... Doon sila nang gigil, mga kaibigan. Sa definition of terms. Yan. Doon sila nang gigil. Bakit ko raw sinabi na ganun daw yung definition. Dahil ang definition daw talaga niyan ay walang nakitang material what do you call that? Material finding. Yun, material finding po mga kaibigan ang sinasabi nila. Wala akong problema. Sige, kung nagkamali po ako ng definition of terms, eh siguro kaya na-offend itong mga pinkilawa na to. Eh dahil sinabi ko kung baka naiintindihan ba talaga nila yung konsepto ng unqualified opinion. O sige, I'll give it to them. Kung na-offend sila dahil sinabi ko yan at ganyan ang pagkaka-define ko, o di sorry, walang problema. Okay? Dahil hindi rin naman ako accountant. para yung maintindihan yung technicalities niyan. Pero naiintindihan ko kung anong audit. Ay material misstatement daw, sabi niya Joey Relusco. Thank you very much, Joey. Pero naiintindihan ko kung anong audit. Okay. Ngayon, mga kaibigan, pinapaikot kasi nila. Ang sinasabi po kasi nila ganito. Kaya daw, nakaabot na sa highest audit rating ang Office of the Vice President. Kasi, dumaan na sila sa proseso ng audit at after nung proseso ng audit na yon nasabi ng auditor na oo sige okay na. Wala kang material misstatement. Okay lang naman. Unang-una, sorry kasi hindi ko naman kinontra yung sinabi ng auditor.
Pansin nyo ba yun, mga kaibigan? Pansin nyo ba yun? Hindi ko naman sinabi, hindi ko naman kinontra yung sinabi ng auditor. Paulit-ulit kong sinabi sa mga pinkilawa na yan na hindi ko kinontra yung sinabi ng auditor. Pero, ito yung akin. Panoorin natin yung kasunod. Kasi dito nila tinatapos yung video kapag pag gusto nila ako i-bash online. Eh. Dito nila tinatapos yung video. So, tuloy natin. Iba't ibang aspeto ng financial statement. Hindi po ibig sabihin nito na napakaganda ng performance ng paggamit ng pera ng Office of the Vice President. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit. So, audit rating ng 2020. Significant lang, mga kaibigan. Take note, pinaghiwalay ko po yung resulta ng COA report, pinaghiwalay ko siya sa kung paano gamitin yung budget. Magkaiba po kasi yun. So, nag-transition na po ako from audit rate, from the audit rating to the fund utilization or budget utilization. Okay, tuloy natin. Observations and recommendations, makikita natin na merong mga adjustment and corrections of errors or omissions noted in review of the financial statement. Meron din silang biniling medical equipment to the amount of 3,531,200 na hindi naka-allot sa kanilang General Appropriations Act o SAGAA. At hindi rin nila document ang kanilang mga donasyon na ipinamigay noong panahon ng pandemya. COA report noong 2019, merong 13,369,922 na training and representation expenses na not supported with the required official receipts or 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 sales invoice. SI. So, ibig sabihin, hindi nag-liquidate ang mamalian ninyo. Merong mga advocacy materials totaling 855,000 na hindi nagamit, unutilized. Merong 195 million na medical assistance program na hindi pa natatransfer sa mga ospital na kanilang pinagdodonatan. 2018 naman, may 14,675,456 na fund transfers na hindi pa rin liquidated. Ano kayang ginawa sa 14 million na yan? Telephone expenses na 2 million pesos ang halaga. At marami pang iba. So hindi totoo na napaka-perfect ng mamalian ninyo pagdating sa COA, ha? Isip-isip. Yan, dyan sila na-trigger, mga kaibigan. Dyan sila na-trigger. Pero walang problema. Ganun lang talaga yun. Mga kaibigan, eto ngayon. Alam nyo po kasi ako, hindi po kasi ako nagsasalita ng walang basihan. Okay. Tulad nga po niyan, yung definition ko po ng COA, ng unliquidated, ng unqualified opinion ay kinuha ko lang sa Wiki Accountants. Bakit? Kasi po yun ang pinakasimple na nakita ko. Dahil ang audience ko nga po, mga simpleng mamamayan. Hindi ko po audience yung mga elitista dyan sa itaas na napakagaling na. Ang audience ko, yung mga taong gustong maintindihan lamang yung complexity o yung komplikasyon ng politika sa Pilipinas. Ngayon, mga kaibigan, saan ko po nakuha yung aking posisyon? Nakuha ko po yun sa isang accountant din. Sa isang accountant din po, mga kaibigan. Sino po yung accountant na yan? Si Edwin Hamora po. Si Edwin Hamora. Ito po, video po ito. Medyo mahaba, 5 minutes. Pero mamaya ko na siya ipapakita sa inyo. Si Edwin Hamora po ay isang accountant na nakabase sa Amerika. Sa States po siya nakabase, si Edwin Hamora. Ayan po siya. CPA po siya. CPA po siya, mga kaibigan. Si Edwin Hamora. At si Edwin Hamora po, sa sobrang galing niya sa accountancy, hindi po siya nagpa-practice sa Pilipinas. Sa Amerika po siya nagpa-practice. So mga kaibigan, ito lang napindot ko. Tingnan po natin yung komento ni Edwin Hamora, CPA. Baka nga hindi pa nga CPA ito eh. Baka meron pa tong MA, PhD something sa accountancy. Hindi natin alam, hindi ko pa alam. Pero ano natin yan. Malalaman natin yan soon. Okay. So, itong sinabi ni Edwin Hamora sa COA report ng Office of the Vice President nitong 2020.
Kapalpalan ang interpretation ng mga Lenny followers about unqualified opinion. Okay, bakit? Ito ro kasi ang sabi ni Edwin Hamora. Ang sinasabi po kasi ng mga pinkilawan ay malinis si Lenny Robredo. Accounted for ang budget ni Lenny Robredo. Sige, claim nyo yan eh. Wala namang problema kung i-claim nyo yan. Bakit daw malinis at accounted for? Dahil siya daw ay merong unqualified audit rating. Yun ang basis niya. Nito nga, kung sino mamama to, ewan ko, siya yung nag-post it. Yan, tapos laban Lenny, etc., etc. Nag-comment kayo si Edwin Amora. Sabi ni Edwin Amora, wrong. Unqualified opinion does not mean malinis or transparent. Unqualified opinion does not mean walang katiwalian. Unqualified opinion talks about the presentation of the financial statements and adherence to generally accepted accounting principles at hindi mga sinabi mong transparency and katiwalian. As proof, basahin mo ang audit findings, observations, and recommendations. Check, sabi niya. Observations and recommendations. Meron pa siyang isang sinabi. Ito. Ito sabi niya, 2020. Ayan, 2020. September 8, 2020. Sabi, I'm sorry but having dissected the contents of the OVP's 2019 unqualified opinion financials which they brag as the highest audit ratings received, I find it absurd for Manay Lenny even to be talking stuff like she knows what she's talking. Her office needs a lot of cleanup. Kailangan linisin yung kanyang opisina. Bakit? From program management to cleaning up their financials, they were supposed to collect 5.6 million of disallowances. It has been on their financials for over 19 years and it is still reflected in their financials. Where are these people now? How come they can't collect these monies? Imagine, 5.6 million can feed more than 80,000 families. My God, I hate drugs. Sabi niya. Yun. 5.6 million. Receivables. More than 19 years. Ngayon ang sinasabi ng mga pinkilawan. Sinasabi ng mga pinkilawan dito. Eh, hindi na niya trabaho yan. Kasi last administration pa yan, carry over lang yan. Eh, sino bang VP ngayon? Eh, di trabaho na niya yan. Singilin niya mga yan. Siya na yung VP ngayon eh. Fake VP pa nga eh. O, ito pa. Ito yung pinakamasaya mga kaibigan. 13 million disbursements without OR, invoices, or supporting documentation. Saan ka naman nakakita niya? Sige, unqualified opinion na. Inyo na yung unqualified opinion nyo. Pero ito ang kukunin ko. 13 million talaga ang walang OR? Ay, hindi. Ano na yan? Dulo na yan. Saan natin? Inyo na yung unqualified opinion nyo. Bakit? My goodness, mga kaibigan. Pinapaikot lang kasi tayo ng mga accountant na yan eh. 13.3 million ang walang resibo. Walang OR. Ngayon, anong sinabi ng management para i-justify yan? Ito ang sinabi. Ito ang sinabi ng management na pumasa sa auditor. They committed to submit the supporting documents after the finalization and completion of their year-end reports. Ang sabi nga dito ni Edwin Hamora, baka raw pag nakausap daw niya yung auditor, eh mag-iiyak sa kanya. Kasi bakit daw pumayag yung auditor? Not my words ha, it's his words. CPA yon mga kaibigan, hindi ako. Hindi ako ha, si CPA. Sa kanya ko po kasi nakakuha lahat yan. Accountants for Lenny, take note ha. Sa kanya ko nakakuha lahat yan. Oh. Ano pa? Ano? Ito pang sabi. Bakit daw
tatlong rules pala ang na-violate, oh. Tatlo palang rules ang na-violate. So, ibig sabihin, kasi pag unqualified opinion, kailangan sumusunod ka sa accounting process at sumusunod ka sa mga finance something rules. COA rules pala, government government rules and policies pagdating sa paghawak ng pera. So ilan daw ang na-violate? 1 2 Meron pa. 3. Oh, tapos ano nangyari? Anong dahilan na tinanggap ng auditor? Some suppliers that do not issue ORs until the amount paid through electronic fund transfers have been credited in their respective accounts. Meron daw kasing mga supplier na mag-i-issue lamang ng OR kapag bayad na raw ng buo yung kanilang mga transaction. This takes weeks before the amounts are credited to the payee, sabi. Ano daw ang solusyon na tinanggap ng auditor? Kung sino man yung auditor nito? Management assured that they remain committed. Ayan. Assured lang. Assured. Kaya nga sabi ni Edwin Hamora, eto na naman tayo sa mga motherly solutions. Avow. Mga kaibigan, ako, hindi ako nagsasabi nito, ha. Yung CPA ang nagsasabi nito, hindi ako. Ganun na lang ang usapan natin. Total naman, hindi sila maikinig sa hindi CPA, di ba? O, di ganun na lang usapan natin, yung CPA ang pagsalitain natin. Ano pa? Same issue. Some suppliers do not issue ORs, takes weeks, assured that they remain committed. Ang sabi ni, Edwin Hamora, it is clear that there's a violation in terms of the legality of these disbursements and what's the OVP solution to the problem? Motherhood statement. Assurance of their commitment. What's needed here is clear action and accountability. COA's recommendations, duck soup. I don't think COA understood the problems. Let's discuss, mga friends. Ito daw kasi yung problems. Ayan. Ilalagay ko na lang yung link siguro ng mga pinos ni Edwin Hamora. Kasi may mga nagko-comment dito. Baka hindi rin doon nila mag-gets kasi English. Simple lang po mga sinabi niya. Wag daw tayo masyadong tumutok dun sa auditor's opinion. Tapakita ko po sa inyo, ha. Kasi para lang magkaroon tayo ng idea doon sa kailangan natin makita. Okay, halimbawa, ito sa 2019. Ito po ang titingnan natin, yung observations and recommendations. Kasi po, mga kaibigan, sa isang file po kasi, halimbawa, pag titingnan natin yung yung executive summary ng report. Ito ha, papakita ko sa inyo. Para may example. Yan. Ito, executive summary to ng COA. COA report noong 2019 ni Lenny Robredo. So kung makikita nyo yan dyan, mga kaibigan. Ito, yan. Highlights. Ito yung sinasabi ni Edwin Hamora. Wag daw tayo masyadong tumutok dyan. Yung auditor's report on the financial statements. Kasi ito rong parte na to, yung letter E, hindi nagsasabi kung ano yung findings. Yun po ang nagsabi. Ang nagsabi niya yung accountant, ha? Yung CPA. Yung CPA, ha? Hindi ako. Yung CPA ang nagsabi. Wag daw tayo dito masyadong tumutok. Yan. Yung the auditor rendered an unqualified opinion kasi hindi raw niyan sinasabi kung paano ginamit ang pondo. Ang sinasabi lang diyan ay kung paano naipakita sa auditor o naipaliwanag sa auditor yung mga dokumento at mga findings. Yun ang sinasabi. Dapat daw ang tingnan, ito, yung significant observations and recommendations. Kasi mga kaibigan, tulad nga ng sinabi ni CPA Edwin Hamora, ulitin ko po, salita po ito ni CPA, Certified Public Accountant Edwin Hamora, dito po sa significant observations and recommendations natin makikita kung paano ginamit ang pera. Yun po ang sinasabi. Mga kaibigan, ako po ay na-ban sa TikTok dahil dito.
kinontra ko to. Yun. Yun po yun, mga kaibigan. Kaya po naglabas din ng statement na medyo ikinagulat ko, pero kaya rin lang. Ang audit accountants for Lenny Robredo. Pero okay lang yun. Kung diyan kayo happy, walang problema. So yung mga accountants for Lenny, siguro di ko naman alam kung gaano kayo karami, kung lahat ba ng accountants sa buong Pilipinas yan. Hindi ko alam. Baka kayo-kayo lang din. Baka kayo-kayo lang din yan. Ang nakakaano dito, mga kaibigan, nakakatawa dito actually. Ako pa raw yung nagbibigay ng false opinion. False information pala. False opinion, false information daw ang kinakalat ko. O sige, ganito na lang. Since hindi naman ako accountant, sige. Ibibigay ko sa inyo yung satisfaction ng pagiging tama sa technical aspect ng pagiging accountant at sa audit. Bigay ko na sa inyo yan. Hindi naman ako kailangan pagmalaki. Hindi naman ako accountant. But mga kaibigan, kung sasabihin nila na ako ay nagkakalat ng false information, hoy, mga kaibigan, hoy, accountants for Lenny Robredo, puntahan nyo si Edwin Hamora dahil sa kanya ko nakuha yung information. Si Sir Edwin Hamora ay CPA din. Hindi ko alam kung may accountant dito sa ating chatroom ngayon. Kayo bang lahat ay nag-a-agree sa accountants for Lenny? Kasi kung nag-a-agree kayo, okay lang, walang problema, go ahead. Ngayon, if kung may mga accountants na offend, kung may accountants na offend, eh walang problema. I'm willing to apologize. Pero to call my information false and to spread something like this, mga ganitong strong statements, pero meron kang mga ganitong klaseng tao, tulad ni Crapler, hindi pa rin daw siya umaamin tungkol sa kanyang tunay na diploma dahil dalawang beses daw niyang pinalitan yung nasa kanyang what do you call this record sa Senado. Nung una daw political science, philosophy and economics, tapos nung sinita daw sila ng Crapler, biglang pinalitan. Yun ang sinasabi ngayon ng mga tao diyan. Pero sige, walang problema, ibibigay na rin namin sa inyo 'yan. Pero ibig sabihin ba niyan eh misinformation na agad? O sino ang nagbibigay ng misinformation? Di ba si Crapler? Bakit? Kasi mga kaibigan, philosophy... Saan na yun? Ay. Kapakita ko sa inyo ah. Ang course ni BBM sa Oxford ay PPE, Philosophy, Politics, and Economics. May mali ba sa kanyang dineclare? Hindi naman. Tama naman ang kanyang dineclare. Okay? Tama lang naman ang kanyang dineclare. Political science, philosophy, and economics. Kasi yun naman talaga ang kurso na na kinuha niya. Pero mga kaibigan, kaya po in-update yan, hindi po dahil sinata ni Crapler. In-update po yan dahil ang nag-reflect po sa kanyang... degree confirmation noong 2015 ay a special diploma in social studies. Yun lang po yun. Kaya po yan in-update. Wala akong mali siya yan. Ang may mali siya dyan, yung utak ng mga tao nagpapatakbo ng Crapler. Kasi nga naman, nag-enroll si BBM sa... Political Science, Philosophy, and Economics. Yun yung in-enroll niya eh. Natural yun ang sasabihin niya. Noong 1975, 1978. Eh kailan ba siya nag-umpisa sa Senado? 2013. 2013? Ano? 2010 pala. 2010. Kailan niya nakuha ang kanyang diploma? Ang degree confirmation? 2015. Bakit daw ngayon lang niya nakuha yan? Ba't daw late niya nakuha? Dahil... nung umalis daw sila ng Malacanang, eh lahat daw ng dokumento nila, eh naiwan nila. O din kumuha siya ng bago, pagkuha niya ng bago, o di yan, yun ang binigay sa kanya. Special Diploma in Social Studies. Kaya in-update,
para i-reflect yung totoong nandyan. Yan ang hirap talaga pag sinungaling eh. Pero yung accountants for Lenny, hindi sisitahin to. Sinong sisita dyan? Mga katulad nating ordinaryong tao. Tulad ni Ambassador Bobby Tiglaw. Oxford idiots recycle 6-year-old black propaganda versus Bongbong. Ito yung nung naglabas sila ng ano, nung what do you call that? Yung Oxford Philippines something something, Oxford Philippines group, parang yata yun ang pangalan nun. Oxford Philippines group. Yun yata ang pangalan nun. So, ang sumita, yung mga katulad lang din natin. Pero si Accountants for Lenny, hindi nila sisitahin yan. Hindi nila sisitahin yan. Ang sisitahin nila, yung mga katulad natin, society pala, thank you very much. Oxford Philippine Society, thank you very much for the correction. Ang sisitahin nila, yung mga katulad natin, na hindi nila kapartido. Halimbawa, ito pa, second example. Nag-motorcade daw sa Bicol last week. Itong si Mama Oleni. Nag-motorcade daw 4,000 vehicles. Napakarami mga kaibigan. Sobrang dami talaga. 4,000 agad. Ngayon po ang report ni Crappler. Bicol ha. Puntahan ngayon natin yung report ni Inquirer. Mga kaibigan, iisa ng bituka to ha. Si Crappler tsaka si Inquirer, iisa ng bituka yan. Parehong dilawan yan. Ano ang bilang na binigay ni Inquirer? Sana kasi next time mag-uusap kayo. 500. 500 mga ibigin. Meron pa akong ibang report na nakita as low as 200. Ganitong klase yung environment natin mga kaibigan. Yung environment po na pinaglalabanan natin ngayon. Ganito pong klaseng environment ang meron po tayo ngayon pagdating po sa usapin ng politika. Yung 4,000 ni Crappler kay Inquirer 500. Ba't hindi sinisita ni Accountants for Lenny to? Numero to. Number 2. Bakit ganun? Bakit ganun kasi? Ay, nako. Kasi ito 500 eh. Caravan was joined by more than 500 cars. Okay. 500 cars, pero dito 4,000 vehicles kay Crappler. Saan naman nakakita? 500 times 4, 4,000. Joey Relution. Gusto ko yan. Ay, nako. Birthday daw ni Alberto Lumokso sa October 28. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Tapos meron ka pang mga ganito. Mga kaibigan, ito legit na chilling effect to. Lehitim yung chilling effect yan. Itong Lawyers for Lenny. Naglabas sila ng statement. Nakaagulat, di ko in-expect. Yan. Kahapon ng umaga to. Tungkol po sa mga kumakalat na malisyosong post. Pakisave po muna ang screenshots ng post or comments. Pati na ang links nito. Pakiscreenshot na rin po ang profile at ang mga detalye, trabaho, paaralan o address. I-anunsyo po ng Lawyers for Lenny ang mga susunod na hakbang. Sama-sama po nating lalabanan ang mga kasinungalingan. Yon! Tinde. Matinde. State sponsored ba 'to? Kasi mga kaibigan, kung state sponsored 'to, kung lang naman, hindi tayo sigurado, pero kung state sponsored 'to, hindi ba magkakaroon na tayo ng chilling effect sa what do you call this, sa ating
social media space. Ay naku, hindi na ako magpo-post kasi baka tirahin ako ng lawyers for Lenny. Baka tirahin ako ng sponsors for Lenny. Ng lawyers for Lenny pala. Sponsors for Lenny. Baka tirahin ako ng lawyers for Lenny. Nakakatakot! Oh my God! Oh my God! Ganito po ang mundo natin ngayon sa social media, mga kaibigan. Para sa mga sumusunod kay Lenny Robredo at sa mga fans ni Lenny Robredo, ganito ang sistema. Mass Prince, maraming maraming salamat sa inyong super chat. Ganito ang sistema. Pag hindi ka susunod sa gusto nilang sabihin mo, gagamitin natin ang batas laban sa'yo. Ipapahiya ka namin tulad ng ginawa nito ni Accountants for Lenny. Ipapahiya ka namin. Papakita namin sa buong mundo na nagkakalat ka ng false information. Pero si Crapler Lusot. Si Crapler Lusot sa 4,000 niya. Si Lenny Lusot sa kanya nga 1,600. 40 times 4, 1,600. Lusot eh. Yan na po ang mundo natin ngayon, ma. Pero yung mga taong ganito, lusot mga kaibigan, kung sino man tong Alan ni Naroso na to. Mga overseas Filipinos, nag-pink parade buhos kay Lenny Gerona Robredo. Ay, ang daming naka-fink. Let Lenny lead. Ang daming naka-fink. Pero mga kaibigan, ibang rally pala yan. Ano kaya nyo? Ano kaya nyo? Kami? Kami ang nagpo-false information? Ano kaya nyo? Caravan, ano? Rally ba yan para kay Lenny? Pita Rosco? Pipita Rosso? Yun ang sabi eh. Yun ang sabi niya eh. Let Lenny lead. Mga overseas Filipinos daw, nag-pink parade. Buhos kay Lenny Gerona Robredo. Oh. Ayan no. Tandaan niya na. Ayan no. Kasi. Ayan yun no. My goodness. Lusot o lusot? Lusot o lusot? Yan. Yan tayo. Ang problema kasi dito, ang problema sa mga grupo na to, unahin ko na kay Accountants for Lenny since mahal na mahal nyo naman. Sa inyo, yung kontra sa paniniwala nyo, immediately, fake news, false information, etc. etc. Hindi nyo pa nga nakikita, hindi pa kayo nakakarinig ng paliwanag, false information na agad yun. Pero, kapag yung partido nyo, pag yung partido nyo mismo ang gumagawa, pag partido niya mismo ang gumagawa ng mga kalokohan tulad ni Crapler, The Inquirer, itong mga ganitong mga tao na nagkakalat ng mga ganyang klaseng picture, fact agad yan. Hindi yan kasinungalingan. Bakit? Kasi pink. Kakampink natin yan. Mga kakampink yan eh. Kailangan tulong, kailangan lahat ng sinasabi niyan totoo. Sabi ng mga Accountants for Lenny, ginagawa daw nila yon para daw pigilan ang pagkalat ng disinformation. Hindi raw, noong una sabi nila, hindi raw political statement yan, etc. etc. Nihintay ko lang talaga maglabas sila ng ano eh, ng ganyang klaseng statement. So it is, at the end of the day, it is a political statement.
kaya nila ako pinaban sa TikTok kasi they want to make a political statement. Gusto nilang tanggalin yung contrary voices, yung mga boses na kumukontra sa kanila sa social media space. Censorship ang labanan nila, mga kaibigan. Itong paglabas nila ng itong Accountants for Lenin na to, it's a smear campaign eh. It's a paparaan 'yan para kumbaga para hindi paniwalaan yung mensahe, siraan mo yung mensahero. Kasi pag walang credibility yung mensahero, o di sino maniniwala sa mensahe. Ganun lang naman kasi simple 'yon. Pero sige, walang problema kung happy kayo diyan, walang problema. Happy sila eh. Di naman ako para paapekto pa diyan sa mga ganyan. Dami ko nang pinagdaanan. Diyos ko, dami ko nang pinagdaanan. Para maapektuhan pa ako sa mga ganyan. Ang akin lang, mga kaibigan. Kung hindi nyo kayang lumaban ng malinis, huwag kayong lumaban. Dahil at the end of the day, kung hindi nyo kayang lumaban ng malinis at makikita ng taong bayan na madumi kayong maglaro, hindi, you've practically done nothing for your candidate. Wala rin silbi yung pinagagawa nyo para sa inyong kandidato. Wala. Walang punto. Walang mangyayari. Wala kayo na itulong. Nakapanalo ba kayo ng isang botante para kay Lenny Robredo? Hindi. Sa mga followers ko ba, may mga naniniwala sa inyo? Malamang sa malamang, wala. Kasi mga kaibigan, ang hindi kasi naiintindihan nitong mga accountants, lahat sila. Accountants for Lenny, lawyers for Lenny, etc. etc. Ang hindi nila naiintindihan sa atin na hampas lupa. Tayo po kasing hampas lupa, naiintindihan natin ang sentimiento ng bawat isa. Naiintindihan natin ang sentimiento ng bawat isa. Lahat ng problema natin, malapit sa sikmura. Habang itong mga Lenny-Lenny na to, accountant for Lenny, lawyers for Lenny, habang sila, ipinaglalaban nila yung adhikain ng kanilang mama o Lenny. Tayong lahat, iniisip na natin, paano bang magiging kinabukasan namin? Ano bang magiging kakahihinat na ng buhay namin kung si Lenny Robredo ang mananalo? Kung si lahat, kahit sino, si Bongbong Marcos ang mananalo, si Lenny, si Manny Pacquiao, Ping Lacson, etc. etc. Ako mga kaibigan, never ako nagsabi na i-mass report nyo kahit sino, maliban kay Crapler. Kasi si Crapler, sobra talaga. Sobra talagang kapekean ni Crapler. Kung ako, I will openly say it, i-report nyo si Crapler para maramdaman ni Facebook na ganun sila kalala. At maramdaman din ni CIA na wala silang, na hindi tayo nakukumbinsi sa kanila. Pero, yun yung akin. Pero yung mga ibang social media influencers dyan, wala. Hindi nyo ako mariringgan na i-mass report nyo yung sino man. Eh nung kasagsagan nga batuhan namin ni Byron eh. Naringgan nyo ba ako na huwag kayo mag-subscribe sa kanya? Hindi. Ang sinasabi ko lang, you weigh your options. Painggan nyo maigi yung mga sinasabi, saka kayo gumawa ng desisyon. Minamaliit kasi nitong mga taong to, mga kaibigan, yung kakayanan natin na mag-isip. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Kasi may nakita akong dokumento. Hindi ko lang alam kung galing talaga sa kanila to, pero kumala talaga siya. At mukhang galing sa kanila. Anyway. Parang Oxford Philippine Society lang, coach. Yes, parang ganun lang. Parang ganun lang, mga kaibigan. Ang akala nila na porke elitista sila, magagaling sila mag-English, magagaling sila sa definition of terms,
eh kakaga tayo dun. Ngayon, ito, and this is for my end. Sa akin lang naman. Sa akin lang naman. If there is an accountant sa side ng kabilang parlor na na-offend dahil feeling niya na maliit ko yung kanyang profession, that is an unintended consequence of the video. Hindi po yun ang punto ng aking video. At kung nasaktan kayo, I apologize for how you felt about it. Aya po, nag-a-apologize ako sa kung ano yung naramdaman mo kung ikaw ay nasaktan. Pero mga kaibigan, papanindigan ko po yung aking sinabi. Papanindigan ko po yung aking sinabi. Dahil unang-una, hindi ko po kinontra yung unqualified opinion. In fact, si CPA Edwin Hamora pa nga ang kumukontra sa unqualified opinion. Ang sinasabi ko lang, sa gitna ng unqualified opinion, number 2, sa gitna ng unqualified opinion, eh mabibigat po yung kanyang findings. At pangatlo, ang sagot na tinanggap ng COA ay mga motherhood promises, motherhood statements. Yun lang. Yun lang yung akin. Ngayon, kung yung accountants for Lenny, eh ma-hurt pa rin kayo, walang problema. Tuloy-tuloy lang ang buhay, mga kaibigan. Tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang buhay. Sa TikTok, mga kaibigan, unti-unti nang nababan yung mga loyalista sa TikTok. Isa-isa, mga Diyos ko, ang dami. Kanina lang may nabalitaan ako, dalawang TikToker na ban. Kaya po, mga kaibigan, no, ako po, umaapila po ako sa inyo dito sa aking mga audience dito. Kapag po meron kayong naabutan na channel na pro Marcos at dun sa pro Duterte, na totoo ah, hindi yung nagpapanggap lang dyan para lang makakuha ng ano, suporta ng monetization pala. Yung totoong sumusuporta kay Pangulong Duterte at kay Mayor Sara at dun sa mga loyalista, paki-follow po mga kaibigan. Kailangan po namin ngayon na inyong masidhing suporta dahil kami po eh napagkakaisahan na sa social media. Si Maharlika tsaka si Sangkay Janjan na rappler recently. Ako naman na accountants for Lenny. Tapos yung ano, yung sino ba to? Maraming TikTokers na nawala kanina. Ngayon tatlo, apat yung dalawa tatlo yung nakita ko kanina. Nag-send sa akin. So, suportahan po natin mga kaibigan. Suportahan po natin yung mga pro-administration, yung mga pro-loyalist na content creators. Kasi kawawa, mga kaibigan, bugbog na kami. Bugbog na kami mga kaibigan, kailangan namin ng suporta nyo. but on a serious note mga kaibigan, si Takeru wala na rin sa TikTok. Oh, pang-apat na yan. Pang-apat. Bilis. Nagtatanggalan. Si Adolfo Lguin, baka sumunod ka na. Nagki-TikTok din yan eh, si Adolfo Lguin. Nakapalo ako dyan dati. But anyway, si Blackbird wala na rin. Ala. Facebook page naman niya ang na-ban. See? Mass reporting is real, my friends. Mass reporting is real. So, pag yung mga nawawala po na yan, mga kaibigan, bawa, nawala po yung kanilang mga Facebook page. Pag naibalik ulit, let's say, gumawa ng bago, follow ulit natin, mga kaibigan. Kasi, that is demolition job yan. Grabe yun, ha? Grabe yun. Although, akala ko kanina, nagme-message sa akin si Blackbird, akala ko, naayos na niya, hindi na pala. Hindi na pala. Anyway, kung gagawa po siya ng bago, ito si Alicia at Alvin na ban din sa TikTok. Kasi ang dami.
Si Attorney Trixie din, wala na. Hello? Wala na rin si Luminous? Talaga? O, see? Mass reporting is real, mga kaibigan. Mass reporting is real. So mga kaibigan, pakisuportahan po, no? Pag meron po nawawalang page at nagawa ng bago, pakibalik, pakisuportahan ulit. Kasi marami yung nagiging ano. Ang gera po ngayon, nasa social media na. Ang namamatay po dito, mga Facebook pages at mga TikTok accounts. Mga kaibigan, akala nyo po medyo mababaw lang yan. Hindi po mababaw yun. Kasi marami pong content creators na livelihood na nila yung social media. Hindi po sila bayaran na binabayar ng politiko, pero sa monetization programs ng Facebook, ng TikTok, ng YouTube, doon po sila nagkakaroon ng pampakain sa kanilang pamilya. Kaya yun. Ana Trattel si Luminous. Grabe. Pan-level mga kaibigan. So ano po mga kaibigan, yan po ang gawin natin. Suportahan po natin yung mga content creators natin. Pag nawala po sila, pag nagkumuha ng bago, i-push po natin sila makabalik para hindi po ano, para hindi po para masuportahan natin sila. Kasi that is what we call censorship. Ayaw nila na mensahe natin dahil yung mensahe natin ay kontra sa kanilang politika, at dahil eleksyon na nanganganib na hindi sila magpatuloy sa kanilang politika, kaya nila tayo sinesensor. Yun po ang nangyayari. So ipaglaban po natin yung mga pro-admin tsaka mga pro-loyalists na pages, accounts, content creators. Let us spread the word. Let us support them. Sila po, yes, Pepe Malonzo, sila ang tunay na diktador. It's almost 2 a.m. dito po sa Pilipinas, mga kaibigan. Pasensya na po. Inabot tayo ng ganitong kalit. Dahil nga din po yan sa mga nangyari kanina. Alam nyo naman yung nangyari. Pero marami po salamat sa 2,590 na nandito po ngayon, no? Sa Facebook, at 203 dito po naman sa... sorry, 2,590 dito po sa YouTube. At 205 dito po sa ating Facebook. And I hope mga kaibigan, bukas na po tayo shoutout. Okay lang po. Bukas na po tayo mag-shoutout, and I hope I see you again tomorrow on our next Coach Jarrett Live. Right, everyone? I'll see all of you tomorrow. Sa mga nasa abroad po, God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas, God bless your rest. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you all tomorrow, 11:15 p.m. Bye, everyone. See you all tomorrow.